Hello mga crackster, magandang araw po, magandang buhay sa inyong lahat at hopefully you are all in good health at hopefully walang may sakit, walang may anuman, karamdaman. Ito po ang aking, tagal-tagal din ako di nag-vlog o nag-video dahil hinihintay ko nga po ang pagdating ng GoPro 10. Ngayon dumating na po siya at ito po ang gagamitin natin sa ating pagbibideo at titingnan natin ang performance ng GoPro 10 against GoPro 9, GoPro 8, and Sony CB1. Yung mga previous camera na ginamit ko, yung kauna-una ang camera ang ginamit ko po, yung GoPro 8. And then, nung mga after 10 videos or 11 videos, nag-switch ako sa GoPro 9. And then afterwards, nag-switch ako sa Sony CB1. Yun po yung medyo mamahaling camera. At ayon doon sa survey, siya po ang pinaka-the best vlogging camera. Now, September 15, lumabas po yung GoPro 10. Marami po naghihintay. So, doon po sa bumili agad ng GoPro 9, sana naghihintay kayo sapagkat ang presyo po nito ay halos presyo lang din po ng GoPro 9. Konting depresyo lang. Actually, almost $50 lang po. Almost 2,500 sa pera natin. But anyway, ang kagandahan po nito ay ito ay meron na pong bagong processor. GoPro 6, GoPro 6, 7, 8, and 9, ang kanyang pong processor is GP1. Ito pong GoPro 10, bago na po ang processor, GP2, masyang very speedy. Mataas na po ang kalidad, nasa 5K na po halos. At titignan natin ang resulta. Ngayon po gagamitin natin to sa vlog na ito, nakikita nyo ginagamit na po natin yan. GoPro 10 na po ito. Compare niyo po doon sa mga previous vlog ko na Sony, tapos GoPro 9 and GoPro 8. You can judge. You can be the judge. Tingnan niyo kung alin ang mas maganda between this old GoPro. And I will judge myself too. Bakit ko ginawa ito? Sapagkat ito po ang nagiging aking hobby. Ito po, patawagin natin ito ngayon ng bisyo ko. So nagpalit ako ng kinalolokohan ngayon. So ito magandang bisyo instead of ng mga dati kung ano-ano lang ang pinagkakaabalahan ko ngayon. Nandito na po ako. Paano po ako nakakabili dito? Siyempre, nagbos-bos ako ng konting mga halimbawa sa pagkain. Hindi na ako ganong nagkakakain ng mga mamahaling pagkain. Nagbawas na rin ako ng mga other things para makaipon at makabili nito. Gawin nyo din nyo po yun at ma-afford nyo. Pangalawa, dapat mag-establish kayo ng budget. Lalo na kung kayo ay full-time vlogger. Dapat po nag-establish kayo ng, say-say po kayo ng budget para sa mga new camera. Kasi hindi lang po ito, magiging lalabas pa po yung GoPro 11, GoPro X, whatever. Imagine, nagsimula ito sa GoPro something, 4. At ngayon, nasa 10 na tayo. Yung camera ng Sony, ganun din po, naglalabas. But hindi na po ang competition ngayon ng mga camera maker. Halos lahat na ng paraan to entice yung mga blogger o yung mga social media user eh para ma-entice nila na ibili ng produkto nila. So ngayon, ito po ang ating pakikita ngayon. At hopefully next week, meron po akong biniling camera. Ito po ay isang murang-murang camera. Hindi ko sasabihin muna ang brand name. Pero ipalalabas ko rin po, gagamitin ko yon at titingnan natin, i-compare natin sa mamahaling camera. Okay? It's around about $70, about 3,500 pesos. So, i-compare sa ating pera. Pero, ayon sa kanilang mga advertisement, pwede siyang ilaban sa GoPro. Titingnan natin. But anyway, let's, with no further ado, mag-video kami ng isang pagluluto. Ito po yung tinatawag na pakbet. I'll show you. Dahil po pakbet, pagkat sa ngayon, ang dahil po sa pandemya, kailangan natin ang nutrition. Kailangan natin ang proper nutrition. Magpo-focus ngayon tayo sa mga pagkaing nutritional. Hindi na tayo magpo-focus doon sa mga masasarap. Halimbawa, compare natin pakbet against kaldereta. Siyempre, masarap ang kaldereta. Pero based sa nutrition, alin ang mas nutritious? Siyempre, pakbet. Dahil iba-ibang gulay ito. Okay? So, dahil po nga dito sa kailangan pataasin natin ang immunity system natin para maging healthy tayo, mas magpo-focus na tayo ngayon sa pagkain, sa more nutritious na pagkain. Ang ganda pa nito at medyo mura. De, siyempre, mahal ng karne, mahal ng sangkap ng karne, lang ng kaldereta, apretada, whatever. Yung mga alimango, konting nutrition value lang makukuha natin dyan.
Pero gulay, number one po, ang dami pong value niyan. Kaya yung pakbet ang napili ko sapagkat nandiyan po yung, siyempre, nandiyan yung talong, okay, palaya, sitaw, kalabasa, at okra. Imagine, full pack po yan. Full pack ang vitamin niyan. Kung i-research nyo about vegetable, may kanya-kanya pong nutritional value yan. Tulad ng, halimbawa na lang, yung pong okra, napakaganda po niyan. Lots of fiber. Kailangan ng katawan natin ng fiber. And then, ang palaya, alam natin, halos ginagamit natin niya sa sugar maintenance. Sitaw, vitamin A, yung pong talong, dahil po yan ay kulay violet, meron din po siyang nutritional value. At yung isa pang entry natin, siyempre, sitaw, talong, labasa, palaya, at yun po, okra. Napaka-powerful po niyan. Ugaliin natin kumain ng pakbet. Haluan nyo ng at least isda, fish, pwede din konting karne, but let's avoid, medyo mag-avoid muna tayo sa mga fatty food at sugary food. Sa mga drinks, let's drink more of vitamin C. Mga calamansi juice. Total, maraming calamansi sa Pilipinas. Calamansi juice. Vitamin C is very good for immunity and antioxidant. So, pampalakas po ng baga, pampalakas po ng respiratory system. So, yun lang po. Sisimulan na po natin ang pagluluto. Punta na po tayo sa kusina at sisimulan na natin ang pagluluto ng ating pakbet. Maraming po salamat. Sundan niyo po. At tingnan natin kung anong kalalabasan ng ating video dahil ito po ay GoPro 10. Tingnan natin. Hooray for GoPro 10. I hope hindi ko pa manakikita ang resulta. After this, i-upload natin. Titingnan natin kung ano ang GoPro 10 in the sense of clarity. Maganda pa? Malinaw? Yung sounds, video. Yun po rin po ang sinasabi. Maganda raw ang video ng GoPro 10. We'll see kung ano po talaga. Kayo, and you will be the judge. Panoorin niyo po. Na minumungkahi ko po, panoorin niyo pong video to at panoorin niyo po yung previous video ko, i-compare niyo at sabihin niyo sa akin o sa ibang tao o sa inyong comment kung what you think is better, okay? At para doon sa mga bibili ng mga GoPro, mayroong mga gusto na mag-update ng kanilang camera, eto, ang GoPro po 10, katulad na sinabi ko, hindi naman po kamahalan. Akala ko nga po magiging mahal siya, na I was surprised ang price niya. Actually, ang price niya is the same as the price of GoPro 9 nung unang lumabas ang GoPro 9. Halos pareho lang. $20 lang ang difference, 1,000. But for those who are gustong bumili ng bagong camera, tingnan nyo. Compare nyo ang 8, 9, 10. Isama na rin yung GoPro 7 na ginagamit ni by Casuelo, Sunny Boy. Yan po yung, of course, yung ating binigay na GoPro sa kanila. Makikita natin ang quality. Meron na pong si Boss Riggs, I think GoPro 9 na siya. Meron na rin pong iba na GoPro 9. Hindi ko alam kung sino ang mga GoPro 8. But I use the GoPro 8 also. So ako, ginamit ko na pong almost hanggang sa... Thank you. Let's go to the kitchen. Mga rockstar, ito na po. Gamit po natin ang GoPro 10. Tulad ng sinabi ko, pakikita natin kung gano'ng kaganda ang GoPro 10 compared to sa 9, sa GoPro 8, GoPro 7. So, ngayon, natin tayo sa kusina ngayon at ipakikita natin ng dahil ito po yung action camera, dahil ito po ngayon na aming assistant dati at pakita po sa kanyo ang niluluto niya. Ngayon, nagpiprito siya ng lumpiang Shanghai. Okay, ito po yung lumpiang Shanghai. Siya po ang nagawa niyan. Siya po yung ating estudyante na ituro ang magluto ngayon. Ito po yung dynamite cheese and spam. At hindi na natin pinakita ang paggawa, pero normal lang po yan. Alam naman po natin ito yung chili, sweet chili. Iniwan sa gitna, yun isang buto. Nilagyan ng cheese and spam. And then binalot ng parang lumpia wrapper. At ngayon ay piniprito. Tapos na po siya rito. Ito po yung dadalhin natin sa isang kakainin natin. At yun po, nanuluto po si Charisse, ang ating assistant. At ang ating susunod na lutuin after that ay ito pong pakbet. Ito po ang tipo ng gagamitin natin. And then, ito po yung iba-ibang gulay. Nandiyan po yung kalabasa, okra, ang palaya, sitaw, at talong. Katulad ng sinabi ko po doon sa aking live stream show,
na sa ngayon po ang magiging focus natin dahil nga po dito sa pandemya, sa COVID, ay palakasin ang ating immunity system. So, hindi na tayo magpo-focus sa kung anong masarap. Ang focus po natin ngayon ay yung nutritious food. And then, siyempre, masarap din po. Pero hindi po yung masarap, walang nutrition. So, ngayon po, nandun po tayo sa very nutritious food para mapalakas po natin ang immunity system natin para malabanan natin ang COVID-19. Kailangan malakas ang immunity system natin dito sa bagong itong sakit na to. Tagal na rin po, almost mag 2 years na. So, pag-ingatan po natin ang ating katawan. So, ito po ating lulutuin, pampakbet. Ngayon po, ang gamit po nating camera ay GoPro 10. Okay, bagong labas lang po siya, kare-release lang po niya September 15. So, katulad na sinabi ko, titingnan natin ang difference nito against sa GoPro 7, 8, and 9. As also CB1. Alam mo, kung babalikan niyo po yung aking mga video, ay yung unang ginamit ko po ay yung GoPro 8. And then afterwards, gumamit ako ng GoPro 9. And then after that, gumamit ako ng Sony CB1, yung pong medyo mahal na camera. At ito, kalalabas lang po, September 15, ginagamit po natin ngayon ay yung GoPro 10. Titingnan lang po natin ang quality. Nakikita ko po, parang maganda nga po siya sa GP2 Pro processor na po yung ginagamit ito. Tapos, yung speed niya, medyo binabaan po namin ni Ren yung kanyang MP niya para dahil po baka mahirapan po yung pag-process eh, medyo baka mabagal. So, susubukan natin ipalabas agad ito para doon sa mga nanonood, makita nila ang quality ng GoPro 10. Para doon sa mga nais bumili ng kamerang GoPro, maghintay-hintay lang kayo ng resulta. Siyempre, GoPro 9, nasa market. Siguro wala pa sa Pilipinas yung GoPro 10. Pero kasi po, US and Europe ang concentration ng delivery nito. Nagkataon lang naka-order ako ahead of time. So, with further ado, susubukan na natin kung pakita yung action camera nito. Okay, mga karaksa, ito na. Tuluto na po natin yung nutritious food. Magandang pagkain po ito laban sa COVID. Dahil papataasin natin ang immunity system natin. Dahil ito po ay puro vegetables. So, ito po ang ating mga sangkap sa lulutuin natin. Ito po yung pakbet. Pero very special. I show you the other rockstar way of cooking it. So, andito po yung eggplant, kalabasa, sitaw, amplaya, at okra. Kung nakita nyo, may nakababad po sa tubig. So, parang kaya po nakababad sa tubig, remain it fresh. Para matitin po siyang fresh. Andito po yung, of course, bawang, sibuyas, shrimp, at salmon. Of course, yung pong ulo ng shrimp, dinikdik po natin. Yan pong gagawin natin sa bawo. At siyempre, lagyan po natin siya ng bagoong. So, simulan po natin. So, gisa po natin ang bawang. Huwag po natin makakalakas ng konong apoy dahil po para hindi po siya mabanagal. Sige po lang, ginagamit po natin ngayon ay GoPro 10. Okay? At dito ipakikita natin how good is GoPro 10 compared doon sa GoPro 9, GoPro 8, GoPro 7. Okay? Yan, ang bawang. That's it, therefore. Everything. Apo, isang kutsa. Kung tawag po sa amin ay isang kutsa. Then we have to put the salmon. And the shrimp. Kaya po natin ilagay ang mga sangkap natin ito para po maalis ang lansa.
Pero hahawulin po natin yan bago tumo-overcook. Ang purpose po natin yung narisala po natin yung kanyang lansa. Cover. Oh, muna. Yeah, hango natin. Dahil susunod natin mga gulay na matitigas. Ito po, yung ipon, yung unang ipon, dilikit po natin. Then, ilalagay na po natin ang mga gulay matitigas. May natin ang palasa. Okay. Dahil ito pong kalabasa ay matigas, so, papalambutan muna natin ng konti. Huwag naman pong malambot, malambot at magiging masi siya. So, hindi natin kumulo. So, hindi po natin siya sasabay yung mga hipon at yung baka po ma-overcook. Hindi po siya maganda. Kailangan po, pantay-pantay ang luto. Ibabalik po natin siya after itong mga gulay ay almost cooked na. Lalagyan po natin siya ng bagoong para lumasa na po siya at hindi po siya. Yan. Ito po yung paraan ko ng pagluluto ng pakbet para yung mga gulay ay hindi po masi or... Ilahalo na po natin yung ibang gulay. Nga po kung naghiwa dito ay yung aking assistant. Medyo hindi pa siya marunong sa paghihiwa. Hindi marunong. Ito po. Kaya yung... Ito po. Ito pong sabaw. Wow. Ang ganda na. Siyempre, yung pong kalabasa ay napakaganda na. Tandaan po natin, nutritious food lang po. Natin. Okay, ngayon mga kasama, babalik na po natin yung hipon at yung ating gulay. Po. Para hindi po siya overcook pati ang gulay. Napakaganda po. Napakasarap. Ito po, very nutritious at healthy food. Yung pong ginamit natin shrimp ay fresh. So, yan po. Tingnan natin ang aboy. And then, we gotta cover it for about 5 minutes para yung ma-steam ng konti. Yung, at yan po, tapos na po ang ating bakbet. At maraming po salamat sa inyong pagsubaybay sa aking video, sa aking mga subscribers, followers, mga viewers. Thank you po sa inyo, sa inyong walang sama pagsubaybay sa akin, aking video, at hopefully, huwag po kayo magsawa na sumubay sa akin. Katulad sinabi ko, ginamit po natin yan ay GoPro 10. Hopefully, this will put out a better performance than the other GoPro. So, titignan natin. Hopefully, mas maganda siya. At and then you can be the judge. Okay, panoorin niyo po ito. Panoorin niyo po yung mga other video ko. Yung mga other video ko, yung Sony GoPro 9 at GoPro 8. So doon sa lahat ng video ko, ginamit ko na po lahat ang apat na camera from GoPro 8, GoPro 9, Sony CD1, and then the new one is the GoPro 10. Maraming salamat. Thank you very much and God bless you all.
Thank you.